ingredients ng ating ginataang halo-halo, guys. Ito, saging o banana, kamote o sweet yam, bundo o taro. Lahat ay cut into cubes. And then, jackfruit o langka, hinog na langka. Tapos, glutinous rice flour, kakailanganin din natin. Coconut milk. Tapos, 1 cup of water. Ayan. So, etong 1 cup of water, lalagyan natin ng 4 full tablespoon of glutinous rice flour. 4 na tablespoon ng rice flour. Ayan. Tapos pagka lagay natin ng 4 na tablespoon, kailangan natin siyang haluin para siya ay matunaw. Ayan. Halo-halo lang. Kaya nga tinawag ito na ginataang halo-halo. Kasi lahat, halo-haloin mo lang. Tapos na. Ganun lang kadali. Char-char, halo-halo, char-char. Yun lang. Ganun lang siya ka-easy. Ayan. Siguraduhin na wala siyang buo-buo. Kasi pag meron siyang buo-buo pa, tapos niluto mo na siya, diniretso mo na siya ng lagay sa kaldero, magkakaroon ka ng instant sago. So, ayan, okay na siya. Kung natunaw mo na yung glutinous rice flour sa 1 cup of water, magdadagdag tayo ng fresh milk. Ayan, ang idadagdag natin na fresh milk, guys, ay 1 cup din. So, total, magiging 2 cups na itong mixture natin ng water, milk, at saka glutinous rice flour. Ngayon, ibuhos ko na yung 1 cup na gatas, 1 cup of milk. Tapos, after ko ma-add yung 1 cup of milk, I will add 1 tablespoonful of glutinous rice flour. Tapos, syempre, nagdagdag tayo ng powder. Kailangan nating halo-halo na naman. Halo-halo. Halo-halo. Char-char. Ayan. Halo-haloin mo ang aking puso. Halo-haloin mo ang aking... Ano yung halo-haloin? Ayan. Mix-mix-mix natin. Ayan, okay na. Sinisimot ko pa ng bongga para wala talagang tira. Mahirap pag may tira-tira. Kailangan malinis. Kailangan simot. Sarap. So, ayan. Ready na siya. Ayan, dalhin na natin siya sa kaldero. Ayan. Ayan, mainit-init na yun. Mainit na yung kaldero. Nakita nyo naman, guys. Umuusok-usok pa yan. Parang nagluluto lang ako sa kahoy. May usok-usok pa. High-tech tong aming stove na to. Umuusok-usok kapag uminit. Binuhos ko na yung 2 cups mixture. So, tapos halo-haloin natin. Halo-halo din. Halo-haloin din pag may time. So, unahin natin na ilagay ang taro o yung bundo. Bundo ba yan sa Tagalog? Ewan, kayo nang bahala, guys. Basta taro yan. Ayan, unahin natin siyang ilagay kasi matigas yan. Ayan, pag lumapot na siya, pwede na natin ilagay yung sweet yam o kamote. Ang kamote, ang magic na magagawa ng kamote. Pampatanggal ng kabag. So, ayan na. Hinalo-halo na naman. Ayan.
antayin natin na maluto-luto ng konti. Kasi madali lang naman maluto tong kamote na to. Tapos ayan, naglagay na tayo ng asukal. Ayan, para maging malasa na siya. Magkaroon na siya ng lasa. Ayan, asukal. Depende sa inyo guys kung ano yung panlasa nyo. Kung gusto nyo matamis na matamis, pwede nyo lagyan ng 1 kilong asukal. Pag ayaw nyo naman ng sobrang tamis, lagyan nyo lang ng 1/4 na asukal. Kung talagang ayaw nyo namang walang tamis, lagyan nyo ng asin. Joke lang. Lagyan nyo ng asukal, syempre. Saka depende yun sa inyong panlasa, guys. Kung gaano kadaming asukal yung ilalagay nyo. Pero make sure, ito yung dapat yung apoy nyo nito ay medium heat lang. Kasi sure heat ang sunog nito kapag ka sobrang lakas ng apoy nyo. Ayan, dahil itong aking saging na to ay steamed na siya. So, siya yung second to the last na ilalagay. Ang pinakahuling ilalagay ay yung eto, ang langka, ang pinakahuling ilalagay. Kasi, kaya dapat ipahuli natin ang lagay itong langka, guys. Kasi pag inuna natin ang lagay yung langka, magiging parang maasim yung sabaw niya. Parang magiging sweet and sour. Kumbaga, kaya dapat huli mo na ilagay yung langka mo. Kung ayaw mo maging sweet and sour, halo-halo yung iyong luto. Ay, kalokong char-char. So, ayan na. Ilang halo-halo lang yung ginawa ko. Luto na siya. Oh, ito. Tikman na natin kung ano yung lasa. Oops. Oh, sarap. Ang sarap talaga nito, guys. Masarap ito sa almusal. Almusal natin, tapos may mainit na kape. Oh, swak na swak siya. So, ito na yung aking finished product. Thank you, guys!